kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Matapos madiskubre ang pogo sa bamba na iniuugnay kay Alice Go, ay mas lalo pang natuklasan ng ilan pang kabalbalang ginagawa ng iba pang lokasyon ng mga pogo sa Pilipinas. Isa na rito ang Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Pinasok at hinalugog ng taga-PAOK o Presidential Anti-Crime Commission ang nasabing pogo, at kagaya ng nasamsam sa Banban ay ganun din ang mga nakitang kagamitan sa loob ng pogo sa Porac. Ibig sabihin, naiisa lang ang estilo at ginagawang operasyon ng mga nasamsam na pogo hubs. Kagaya ng inaasahan ay wala na namang alam at wala na namang kinalaman ng alkalde ng lugar kung saan nakatirik ang operasyon ng pogo, ayon kay Porac Mayor Jaime Capil. Even the PAOK, they need a search warrant to enter the premises na. Kaya kami talaga wala po kami power. Kahit ganun na ang paliwanag at depensa ng alkalde, ay hindi pa rin ito nakalusot sa kanilang vice-gobernadora nang sila ay magsagawa ng pandinig. Rason para masabon si Mayor dahil sa kapalpakan nitong malaman na may illegal palang ginagawa ang pogo sa loob ng kanyang bayan. Hindi nyo pwedeng hindi pag-usapan ng epi mo yan kasi big investor, foreigner pa. Tumunog na yung bamban na ganito-ganito yun. Bakit one month na yung nakaraan, hindi kayo pa naging alert dun sa mga negosyo na in-apply sa inyo doon? Rason pa ng mayor na hindi sila pinayagang makapasok sa loob ng pogo nang sinubukan nilang magsagawa ng inspection bago pa man ang raid ng PAOK. Before the operation of PAOK, nagkaroon ka kami ng joint inspection team, kaya kaso hindi kami pinapasok. Hindi man lang naalarma si mayor sa pag-deny ng taga-pogo sa kanilang inspection team, di man lang ba naisip ng mayor na baka may bawal itong pinagagawa sa loob kung kaya't ayaw nilang magpa-inspeksyon? Napag-alaman din na ang karaniwang dalawang linggong proseso para sa business permit ay inabot lang daw ng isang araw at nabigyan na ng permit ang operasyon ng pogo. Ang malala pa na ngayong taong to ay hindi nagkaroon ng panibagong permit ang pogo dahil sa hindi ito nakapasa sa Bureau of Fire. Pero patuloy pa rin ang operasyon nito. Sakalam talaga ang mga taga-pogo. Rason para umusok sa galit ang vice-gobernadora na si Lilia Pineda dahil sa nagmukhang inutil ang alkalde ng Porac nang hindi ito pinayagang makapasok at hindi man lang ito umangal. Bagkos, parang basang sisiw na lang na umatras at hindi na naghabol pa. Wala silang karapatan na bawalan kang pumasok sa loob. Bakit? Sino ba sila? Naglilis lang sila eh. Kaya ngayon tayo napupuruhan. Tayo nagkakaproblema. Saan na nagsumbong ka? Saan na pinaalam mo sa amin para nagsumbong tayo sa hayarap? May punto talaga ang sinabi ng vice-gobernadora sa pagsabi na sana ay nagsumbong sa mas nakakataas si Mayor Capil nang ito'y hindi pinayagang makapasok sa lugar na siya ang kinukonsiderang ama ng bayan kung saan ay nagrerenta lang sa kanilang lugar ang pogo, pero parang sila pa ang mas matabang at si Mayor pa ang napaurong. Pakinggan ang sagot ni Mayor Capil sa nangyaring ito. Even the PAOK, they need a search warrant to enter the premises na. Kaya kami talaga wala po kami power. Patuloy na sinabon ng vice-gobernadora ang alkalde dahil sa kapalpakan nito at napag-alaman pang kakapiranggot lang pala ang nakukuhang buwis ng kanyang bayan mula sa sindikatong pogo. Ano ang kolekta mo? Gig? 4,000 at saka yung 10,000 na milyar? Yun lang ang pakinabang ng Porac? Ngayon, binibida tayo? Nakalaglag tayo? Pagkura ngayon, sinisisi naman ni Mayor Capil na sila daw manong may kontrol sa operasyon ng pogo. Hindi po ang mayor kundi ang PAGCOR ang may regulatory power sa mga pogo. Ang PAGCOR po ang may visitation power na nakakapaglabas-masok sa loob ng premise ng mga pogo. Kung naidulog po sa akin na may nangyayaring ganito, ako mismo ang magre-request ng search
warrant para pasugin ito. Ang tanong, ikaw na nasa pwesto at may responsibilidad na i-monitor ang mga nangyayari sa loob ng iyong bayan, ay bakit hindi mo nagawang matiktikan ang illegal na nangyayari sa loob ng Pugo? Kung ito nga ay nakakarating pa sa ibang lugar na hindi nasakop ng iyong bayan, mahina ba talaga ang radar ng mayor o sadyang naghihinahinaan lang? Katulad lang din yan sa sagot ni Mayor Alice Go na wala daw siyang alam sa operasyon ng Pugo sa loob ng kanyang bayan. Sadyang humihina lang ba talaga ang pang-amoy ng mga mayor sa kanilang lugar kapag ito'y napatayuan na ng Pugo? E bakit sa Pasig sa lugar ni Mayor Vico Soto ay nagawa niyang ipasara ang lahat ng operasyon ng Pugo sa kanilang lugar? Wala na, naubos na namin. Nung last week, May 18 pang bukas eh. Although December 31, 2023, nag-expire yung mga business permit nila base sa Ordinance 55, Series of 2022, yung 18 na ito, ang kukulit eh. Hanggang February, bukas sila. So, pinasara na namin. Ito pong mga gambling establishments gaya ng Pugo, yung mga e-games, wala lang talaga akong makitang magandang na idudulot niya sa lipunan natin. Kung may napakita sana sila na oh, ito yung magandang nangyayari dahil sa mga e-games na ito o dahil sa Pugo na ito, edi open naman kami, baka pwede natin payagan. Pero wala talaga akong makita eh. Totoo nga talaga ang kasabihang, pag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. Sa patuloy na paghalughog ng paok sa iba pang mga buildings na nakatayo sa loob ng Pugo Hub sa Burac, ay kanilang nadiskubre ang ilang mga papeles na nagpataas ng kanilang mga kiday. Ilan sa mga ito ay ang Certificate of Recognition na ibinigay ng Philippine National Police Highway Patrol Group Unit 3 ng San Fernando, Pampanga sa Whirlwind Incorporated dahil sa kanilang generous na donasyon at suporta na hindi pa malaman kung ano kaya ang donasyon at suporta na iyon na natanggap ng mga taga Highway Patrol Group. Ang Whirlwind ang siyang kumpanya na nagpapaupa sa mga nag-ooperate ng Pugo. Ito ang reaksyon ng taga-PAHOK sa kanilang nadiskubre. Siyempre kung alam mong illegal ito, bakit kailangan magbigay ka ng appreciation? Diba? So, check natin yun. Kung gaano ka generous o gaano kalaki o paano ang tulong na ginawa din, malalaman natin yan. Madilim ba sa paligid ng iyong bahay tuwing gabi? Pailawan na yan para hindi maging target ng magnanakaw. Hindi mo na kinakailangan ng kuryente dahil solar powered ito. Malakas ang ilaw, lalaban pa sa tag-ulan. Pang-outdoor na solar light, buy one, take one pa. Orderin mo na yan kaibigan at baka ma-order pa ng iba. I-click na ang link sa description ng ating video para sa iyong order. Nakita rin ang isang dokumento na pirmado ni dating spokesperson ni former President Rodrigo Duterte na si Harry Roque para umano sa kanyang dating tauhan na nagtatrabaho sa kanya pero wala na raw ngayon at nag full-time na estudyante ito. At baka raw nakikitira lang ito. Saan? Sa loob ng Pugo? Matagal ko na nga pong empleyado yan, no? Apo. Pero matagal na pong hindi siya nagtatrabaho sa akin. Tingin ko po kasi nag-aaral sa somewhere dyan sa Clark, no? Mm-hmm. Baka nakitira po siguro dyan. Ngayon nakakapagtaka, bakit nandito yung mga documents na yon? Hangga't may mga politikong may interes at may pakinabang sa mga Pugo na ito, ay malayong mapapasara ang mga ito. Ilan ba bang Pugo hubs ang hindi napapasok at hindi na iimbestigahan? Malamang sa malamang na marami pa sa mga Pugong ito ang gumagawa rin ng katulad na gawain sa mga napasok na Pugo sa lugar ng Bamban at Burac. Kumusta naman kaya ang mga Pugo Hub sa Cavite? Mukhang wala pang balak ang gobyerno na pasukin ito. Mga Pilipinong politikong kahaman rin mismo ang siyang sumisira sa pangalan at reputasyon ng Pilipinas sa ibang bansa dahil alam nilang suho lang ang katapat ng mga ilegal nilang gawain. At siguradong matatakasan rin nila ito. Hanggat may ugaling korap sa gobyerno ay huwag ka nang umasang aasenso pa ang bayan. Ikaw, inis na inis ka na rin ba sa korupsyong hindi natatapos sa Pilipinas? We sold it 2018. The family is totally divorced from any transactions after 2018. Wala na kaming kinalaman dyan. We didn't interfere with any of the permits. Hindi kami kasama sa implementation. Hindi kami kasama sa clearances.
gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.